Hindi pa rin matapos-tapos ang problema ng ilang paaralan sa kakulangan ng classroom. May ilang silidaralang hinati sa dalawa, ang iba naman nagklase sa mga pasilyo, entablado at maging sa ilalim ng puno. Balitang hatid ni Julio Segovia. Inabutan kong nagkaklase sa covered court na ito ang dalawang section ng kindergarten ng Punturin Elementary School sa Valenzuela City. Pati sa pasilyo, may nagkaklase rin dahil sa kakulangan ng classroom. Mahirap po talaga magturo ganito, lalo na po open space po kasi yung attention ng bata, nahahati po siya. Tinatapos pa raw kasi ang isang gusali na naapektuhan ng construction ban itong eleksyon. May bagong gusali ring hinihintay ang Valenzuela National High School na hindi pa tiyak kung kailan sisimulan. Nakatayo dati rito ang isang dalawang palapag na gusali pero bago matapos ang nakarang school year, giniba ito sa abiso na rin ng DepEd at ng lokal na pamahalaan dahil may 20 taon na raw itong nakatirik at kinukonsidera ng condemned. Mahigit 60 estudyante naman ang nagsisiksikan sa kada silid sa Batasan Hills National High School sa Quezon City. Ang ilang silid, hinati pa sa gitna. Habang sa sahig naman nakaupo ang ilang estudyante. Itong grade 7 na nagpa-enlist noong January, hindi bumalik noong May para sa sectioning. So ngayon lang sila dumating ng regular class. Siyempre kailangan pumasok sa kwarto. Sa Tangos Elementary School sa Navotas, nagsisiksika sa 30 silid ang mahigit 3,000 nilang estudyante. Kaya ang entablado, ginawa na ring silid. Hinati na rin pati principal's office para maging library, opisina at classroom. Sa Talomo National High School sa Davao City, may mga nagklase sa entablado at ilang ipinatayong tolda. Sa pinakamalaking public high school naman ng Sagay City, Negros Occidental, merong sa ilalim ng puno nagklase. Sa liblib na Lumber Camp Elementary School naman sa Culion, Palawan, na sinadya pa ni DepEd Secretary Armin Luistro, dalawang klase ang sabay na nagleleksyon sa isang silid. Dahil nga sila yung pinakamalayo, kulay ko pag gumagawa ng programa ang gobyerno at ang DepEd, kailangan nasa isip namin, paano kaya makakarating ito unang-una doon sa pinakamalayo? Pero hindi lang yan ang mga nananatiling kulang. Sa ikatlong taon kasi ng K-12 program, wala pang learning module para sa grade 8. Bago maghuli, may ipadadala na raw ito ng DepEd. Madaming dahilanan eh, kasi isa na doon yung sa procurement at saka yung delivery natin. Kaya tingin ng ilang grupo sa K-12. Dahil po ito ay magdudulot lamang ng matinding pasakit, imbis na resolbahin po yung mga krisis ngayon sa edukasyon. Na-address naman natin yan. In fact, by December 2013, no, tapos na natin yung 66,800. Julio Segovia, GMA News.